Dear Tito Makoy, ako po si Ungki, isang mechanical engineer, kasalukuyan ngayon dito sa Qatar. May asawa po ako dati, pero ngayon hiwalay na. Walang matinong paghihiwalay na naganap. Kung paano nangyari ito, ganito po nagsimula ang aking kwento. Taong 2004 nang magpakasal kami ng asawa ko. Itatago ko siya sa pangalang Luna. Si Luna po ay maganda. College sweetheart ko siya. Masaya kami sa aming relasyon noon. Natural na Tito Makoy sa magsyota ang away bati. Nag-aaway pero ilang minuto lang, bati na naman. Hanggang sa pareho naming matanggap talaga ang mga pangit at magandang ugali namin at sa aming pagkatao pareho. Dahil sa pag-ibig at pagtanggap namin sa isa't isa, 2 taon pagkatapos naming magtapos sa kolehiyo, engineer na rin ako. Nagpasya kami na magpakasal na. Simple at masayang kasalan ang naganap. Kasama siyempre Tito Makoy sa pagpapakasal namin ay ang aming pangarap na pagbuo ng aming pamilya. Nangangarap na darating ang araw, ako at siya, kasama ang aming mga anak, masayang namumuhay ng simple lang. Pareho namin gusto na magkaanak kaagad. Kaya naman sa aming honeymoon at pakalipas ng honeymoon, talagang ang paggawa ng bata ay ginagawa namin na may buong pagmamahal, buong tuwa at buong pananabik sa bawat isa. Sinisigurong pareho kami nasisiyahan para ang batang mabubuo ay sanggol at anak na bunga ng aming pagmamahalan. Pero Tito Makoy, lumipas ang 5 taon, hindi pa rin kami nabibiyayaan kahit isa. Dahil dito naisip naming kumonsulta sa doktor para malaman at mabigyang lunas ang dapat lunasan kung sino man sa aming mag-asawa. Sa resulta ng pagsusuri Tito Makoy, nanlumo ako kasi ako ang may problema. Masyadong mababa ang sperm counts ko kaya hindi kami makabuo-buo ng asawa ko. Maraming reseta ang ibinigay sa akin ang doktor na sinusunod ko ito. Pati na rin ang kanilang payo na tungkol sa pagniniig namin kung kailan at kung paano. Ginagawa at sinusunod namin ang lahat na payo ng doktor para magkaanak nga kami ng aking asawa. Pero nakalipas muli ang 3 taon, wala pa rin nangyayari. Dahil dito Tito Makoy, napilitan na kaming kumonsulta sa ibang doktor. Pareho pa rin ng problema. Pero ang naging resulta sa pagsusuri ng bagong doktor na aming kinonsulta ay kapareho rin ng opinyon ng nauna. Ang sabi niya sa akin, medyo mahirap, matagal at baka malaki ang kinakailangang gastos para gawin ang prosesong kinakailangang pagdaanan. Kung talagang gugustuhin namin na magkaanak. Medyo mahirap ang sinasabi ng doktor. Kasi Tito Makoy, ayon sa huli, masyado raw talagang mababa ang sperm counts ko. Tito Makoy, medyo nalilito ako. Alam mo na hindi gaanong malalim ang kaalaman ko tungkol sa male fertility. Kung ang kondisyon ko naman ang tatanungin mo tungkol sa pakikipagniig, normal na normal ang pakiramdam ko. Mainit akong palagi Tito Makoy at mataas ang level of arousal ko. Pero Tito Makoy, bakit ganoon po? Dahil nga sa sitwasyon ko na pagkasundoan naming mag-asawa ang mag-ipon muna ng pera para gamitin sa pagpapagamot ko para matubad ang aming pangarap na pagkakaroon ng anak namin balang araw. Kaya naman Tito Makoy, may nabuti kong pansamantala na makipagsapalaran muna sa ibang bansa. Habang patuloy ko rin sinusunod
ang payo ng doktor at iniinom ang mga dapat inumin na ayon sa kanilang resita para tumaas ang sperm counts ko. Isa pa, Tito Makoy, sa ordinaryong kaisipan, baka sakaling sa haba ng panahon na wala kaming kontak ng asawa ko. Pagbalik ko sa Pilipinas, dala nga ng matagal na hindi namin pagniniig, baka ang mga naipong lakas ay maging sapat para makabuo na kami ng aking asawa. Sa madaling kwento, Tito Makoy, nakalipad ako papuntang Qatar. Sa unang bahagi ng aking pagtatrabaho dito sa Qatar, regular ang chat naming mag-asawa gabi-gabi bago ako matulog. Tapos kung weekend naman, halos maghapon lang kaming nagchat-chat. Kaya para rin lang kaming magkasamang palagi. Lumipas ang mahigit isang taon, bigla ko na lang napansin na dumadalang ang pag-uusap naming mag-asawa. Lagi siyang busy, laging may inaasikaso ang asawa ko. Iniintindi ko ito kasi ang mga sinasabi niya sa akin, dagdag pagkakakitaan ang kanyang ginagawa. Kasi ang perang pinapadala ko raw ay ilinalagay niya sa kung anong pwedeng mapaglagyan para kumita ito at hindi masayang, hindi maubos lang sa kung ano-anong walang kahulugan. Pero Tito Makoy, dumarating ang araw, lalong dumadalang ang aming chat ng asawa ko. Hanggang sa 2 linggo na hindi pa rin kami nakakapag-usap. Ang 2 linggong iyon, Tito Makoy, umabot na sa 2 buwan. Wala kaming komunikasyon ng asawa ko. Medyo nagtaka na ako sa pangyayaring ito kasi hindi na normal, Tito Makoy. Dahil dito, nagtanong na ako sa aming pamilya, sa mga magulang ko at mga kapatid ko. Sinabi ko sa kanila kung ano ang kanilang nakikita kay Luna. Nalungkot ako, Tito Makoy, kasi nalaman ko buhat sa aming pamilya na mahigit na palang 1 buwang hindi umuwi sa bahay si Luna, ang asawa ko. Matagal na raw itong nahalata ng aming pamilya, pero hindi nila sinasabi sa akin ang kanilang nakikitang kakaibang kilos ng asawa ko. Kasi raw, ayaw nila na mag-alala ako. Nanlumo ako sa aking narinig. Kasi wala akong ibang nasa isip kundi ang para sa aming mag-asawa, para sa aming kinabukasan, Tito Makoy. Ang aking pagpunta dito sa Qatar ay para rin sa pangarap namin. Pero mukhang mauuwi lang sa wala ang aking sakripisyo. Ganun pa man, Tito Makoy, patuloy akong nagpakatatag kahit na merong problemang dinadala. Ang problema ko ngayon sa aking asawa. Si Luna, hindi ko na nakokontak. Hindi na siya sumasagot sa tawag ko sa cellphone o kaya sa Skype. Kasi noong panahon na yun, Tito Makoy, ang uso pa noon na video chat ay ang Skype. Hanggang isang araw, Tito Makoy, may natanggap akong text message mula kay Luna. Ang sabi niya sa akin, Tito Makoy, sa message, kung ano raw ang isinumbong ng aking pamilya tungkol sa kanya, tanggapin kong totoo lahat iyon. Kasi nagdesisyon siyang umalis sa bahay para tuparin ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya at magkaroon ng sariling anak. Kaya sumama na siya sa iba, Tito Makoy. Sa akin kasi malabo ang pag-asa na magkaroon siya ng kanyang pinapangarap na anak. Humingi rin siya sa akin ng paumanhin, Tito Makoy, at humihingi ng pagpapatawad ko sa kanyang ginawa. Ayon sa kanya, mahal niya raw ako at ayaw niya akong masaktan. Pero wala siyang ibang choice kundi ang humiwalay sa akin. Ganoon pa man, Tito Makoy, kung sakali raw na hindi ko siya kayang patawarin, nakahanda siyang harapin ang anumang gagawin ko. Ayon pa sa kanya, "Ongki, huwag mong isipin na niloko kita. Gusto ko talagang tuparin ang aking pangarap
ang magkaroon ng sariling pamilya at sariling anak. Yung mga perang pinadala mo noon, nakalagay sa bangko, walang bawas iyon. Ang passbook ay nasa loob ng cabinet, iniwan ko sa bahay. Pag-uwi mo, kunin mo na lang doon. At wala akong dinala kahit na isang bagay na conjugal properties natin. Mag-iingat ka at mahal kita, pero sorry at patawad. Ito ang kanyang sinasabi pa, Tito Makoy, sa kanyang message. Labis na gumuho ang mundo ko sa pag-iwan sa akin ng asawa ko, Tito Makoy. Hindi ako pumasok sa trabaho nung araw na natanggap ko ang kanyang text message. Nagdahilan na lang ako sa aming opisina na masama ang pakiramdam. Sumunod na araw, kailangan ko na talagang pumasok sa trabaho. Pagpasok ko sa aming trabaho, nakita ako ng aking mga kasamahan na wala sa hustong kilos. Kaya lahat sila nagtatanong sa akin kung ano ang problema at kung bakit. Ang sabi ko sa kanila, okay lang ako. Meron akong isang kasamahan, Tito Makoy, na medyo close na kaibigan ko rin. Siya ay si Faisal, isang Jordanian. Mabait siya sa akin, kaya sa mga katrabaho kong ibang lahi, siya lang ang medyo magaan ang loob ko at nagtitiwala ako. Si Faisal hindi naniniwala na okay lang ako. Pag-uwi ko sa bahay, dala pa rin ang problema ko. Umiinom akong mag-isa, Tito Makoy. May lisensya kasi ako, Tito Makoy, para bumili ng alak, kaya lagi akong may tago dito sa bahay. At saka, Huwebes na gabi, kaya kinabukasan walang pasok. Habang umiinom akong mag-isa, merong kumatok sa pinto ng aking flat. Nang buksan ko ito, Tito Makoy, si Faisal. Nabigla ako kasi heto, huling-huli niya akong umiinom na mag-isa. Sa Tagalog, Tito Makoy, ang sinasabi sa akin ni Faisal. Sabi ko na nga, ma, may problema ka ongki kaya pinuntahan kita, ayon sa kanya. Tito Makoy, hindi na ako nakapagkailapa kasi nakita niya sa mesa na umiinom nga ako. Nakalagay sa mesa ang alak at ang baso na aking ginagamit. Kaya sa halip na magsinungaling pa ay inaya ko na lang siya na mag-inuman kami. Alam na alam niya na may problema ako, kaya pagdating niya, niyakap niya ako at, "I know, brother, that's why I'm here. You have problems." Yan ang wika sa akin ni Faisal. Dahil nga dito, Tito Makoy, nagiinuman kami, naikwento ko na rin sa kanya ang aking problema. Total, Tito Makoy, wala na rin lang akong dahilan para magsinungaling pa at magkaila sa kanya. Kitang-kita niya na may problema ako. Dahil nga sa problema ang aking naikwento sa kanya at ang pagpunta ni Faisal para damayan ako, napatagal ang aming inuman, Tito Makoy. Kasi meron rin siyang dalang alak. Pareho kasi kami merong lisensya na bumili ng alak dito sa Qatar. Sa aming kwentuhan, ikwento rin ni Faisal ang tungkol sa kanyang buhay. Dito ko nalaman na pareho pala kaming sinapit at istorya. Ang pagkakaiba lang sa kanya ay divorce sila ng kanyang asawa. Ito'y matapos malaman ng kanyang asawa na pumapatol siya maging sa lalaki. Si Faisal, Tito Makoy, hindi bading, pero parang natural lang sa kanya ang maging lalaki o babae pagkursonada, pinapatos niya sa oras na inabot siya ng pag-iinit. Siya na rin mismo ang nagsabi nito sa akin ngayon na nagkikwentuhan kami, Tito Makoy. Sa araw na iyon, hindi ko matandaan kung ano pa ang mga nangyari. Basta, ang malinaw sa akin, Tito Makoy, natagpuan ko na lang na nakatabi na sa akin si Faisal sa aking upuan. Magkadikit ang aming katawan at nakaakbay na siya sa akin. Inilapit niya sa akin ang kanyang mukha at walang ano-ano'y humalik siya sa akin. Nagtataka pa rin ako, Tito Makoy, pero hindi ako nagsasalita.
inulit niya ang kanyang halik sa akin. May kasabay na itong higpit na yakap. Nang hindi ako pumulag dito makoy, itinayo niya ako at niyapos ng buong higpit. "I like you, Ongki. Let's do it." Wika niya sa akin, sabay tito makoy na naramdaman kong merong nabuhay sa baba ng kanyang sinturon. "Let's go to bed." Wika sa akin ni Baisal. Parang wala ako sa sarili ko tito makoy. Pumasok ako sa aking silid tulugan. Sumunod siya sa akin. Pagkatapos ay marahang inihiga ako ni Faisal sa kama. "Don't worry. This is our secret, okay? Don't let anyone know about this." Wika at paniniguro niya sa akin. At sunod-sunod na halik ang ibinibigay niya sa akin tito makoy. Dahil dito, nag-init na rin ako at di ko na magawang kontrahin siya nang mag-alis siya ng kanyang suot at inalisan niya rin ako ng aking suot. "Sandali, sandali. Hindi ko alam ito. Wala akong karanasan." Wika ko kay Faisal sa Tagalog, Tito Makoy. "Don't worry. I will teach you. You will like it." Sagot niya sa akin at paniniguro, Tito Makoy. Dahil doon, binihag niya na ako ng kanyang mga braso at bisig. Nag-init na rin ako, Tito Makoy, kaya sumabay na ako sa kanya. Nagugustuhan ko ang kanyang ginagawa, ang kanyang pagyakap sa akin ng buong higpit, at nakayakap na rin ako sa kanya, nakikipaghalikan. Isang mainit at masarap na pagniniig ang nangyari sa amin ni Faisal. Iyon na Tito Makoy ang umpisa na nagustuhan ko na ang aming ginagawa. Magaling talaga si Faisal. Gustong gusto ko na parati niyang gawin iyon sa akin. Maingay siya habang gumagawa kami pero gustong gusto ko ang ingay na ginagawa niya habang tinatrabaho niya ako, Tito Makoy. Tito Makoy, kami ni Faisal pareho hiwalay sa asawa. Pareho may damdamin sa isa't isa. Kaya ang naganap sa amin noon ay naging dahilan at naging daan para magkaroon kami ng relasyon. Seryosong relasyon hanggang sa kasalukuyan. Malapit lang ang tirahan niya sa flat ko kaya madalas siyang dito sa bahay natutulog. Sa aming trabaho, Tito Makoy, gaya pa rin ng dati ang aming kilos. Hindi kami nagpapahalata na masyadong malapit sa isa't isa. Minsan, nagtatalo pa kami pero pag-uwi namin sa bahay, magkasama na naman at inaayos namin ang aming problema. Hanggang sa ngayon, Tito Makoy, taon na rin ang binilang ng aming relasyon. Siya ang tumulong sa akin para tumayong muli mula sa aking mabigat na pinagdaanan. Nagmamahalan kami ngayon. At nitong mga huling araw, naisip ko na rin, Tito Makoy, na wala na rin lang naman patutunguhan ang aking buhay. Hindi na ako kailan pa magkakaroon ng buong pamilya. At hindi na nga magkakaroon pa ng aking anak. Kaya ito na ang naging dahilan para naging seryoso na rin ako sa aming relasyon ni Faisal. Ang aking sitwasyon na wala ng patutunguhan at hindi na mangyayari pa ang aking pinapangarap ng pagkakaroon ng pamilya, pagkakaroon ng anak. Kami ngayon, Tito Makoy, seryosong pareho sa aming relasyon dahil nga sa aming parehong katayuan. Parang pinagtagpo kami na merong mga problema at kami talaga ang magdadamayan sa isa't isa. Ang pagkakaiba lang kay Faisal ay meron siyang anak sa kanyang dating asawa. Samantalang ako, Tito Makoy, wala. Isang inutil. Pareho na kami ngayon, wala nang planong mag-asawa. Kasi sa aking kalagayan naman, para saan pa kung mag-aasawa ako? Wala na rin mababago. Baka muli lang akong iwanan ng aking mapapangasawa. Mahirap pala, Tito Makoy, ang maging inutil. Kahit na gaano ka kabait,
kahit pa gaano kaganda ang iyong kaisipan, kahit na anong pagsusumikap ang iyong gawin, mauuwi lang ito lahat sa wala dahil sa pagiging inutil ko sa aking pagkatao. Hindi ko maipaliwanag, Tito Makoy, ang takbo ng aking buhay. Kasi wala sa isip ko at ni hindi ko na-imagine noon na magkakarelasyon ako sa kapareho lalaki. Pero ngayon, heto ako, nagmamahal at napamahal kay Faisal. Sa haba ng panahon na magkasama kami, ramdam na ramdam ko ang kakulangan kung wala siya. Masaya kami ngayon, Tito Makoy. At sa susunod na taon, magbabakasyon ako sa Pilipinas. Isasama ko siya sa aking pag-uwi para magbakasyon rin. Kasi gusto niyang marating ang aming lugar. Tungkol naman, Tito Makoy, sa asawa ko, hindi na ako maghahabol pa sa kanya. Kung mag-file siya ng divorce, pipirmahan ko ito. Kasi hindi ko rin naman maibibigay sa kanya ang kanyang pangarap na magkaroon ng anak. Pero Tito Makoy, hindi ako ang mag-i-initiate ng divorce. Hihintayin ko siya na siya ang gumalaw. Nawala na rin ang galit ko sa asawa ko kasi kung titingnan ko sa ibang banda, wala rin naman talaga akong dapat na ikagalit sa kanya. Naiintindihan ko siya, Tito Makoy. Saka totoo naman ang sinasabi niya na hindi niya makukuha sa akin ang kanyang pinapangarap. Tungkol doon sa mga pirang pinadala ko, totoo naman na hindi niya ito ginalaw at hindi niya kinuha. Kaya dahil sa kanyang ginawa, Tito Makoy, may respeto pa rin ako sa aking asawa. Kaya siguro ang pinakamaganda at pinakasibilisadong bagay na maaari kong gawin ay palayain na lang siya at pabayaan. At dahil siguro dito, Tito Makoy, alam ko na magkakaroon rin ako ng kapanatagan sa aking pag-iisip. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat. Gumagalang, Ongki. Maraming salamat, Ongki, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ano ba ang pwede kong sabihin sa kwento mo? Ang pwede ko na lang sigurong sabihin sa iyo, tama yan. Piliin mo ang maging masaya. Huwag kang mamuhay sa puot at galit kasi wala rin niyang patutunguhan. Humanda ka lang sa unang bugso ng iyong sitwasyon kung ano ang sasabihin ng tao, pero huwag kang makinig. Pabayaan mo lang sila kung ano ang kanilang sasabihin. Basta ang importante sa iyo, pinili mo na maging masaya ka at wala kang tinatapakan sa kahit sino mang kapwa. Maraming salamat. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais ibahagi, ipadala lang sa aking mga email. Ang una ay titomarcos@yahoo.com at ang pangalawa ay titomarcos@gmail.com. Salamat po.